Magandang balita, pagkatapos ng Apache, US offer Philippines bumili giant helicopter. Ang Pilipinas ay naghahanap upang bumili ng mga Chinook heavy lift helicopter mula sa Estados Unidos, matapos na ibasura ang isang kasunduan sa Russia na nagkakahalaga ng 12.7 na bilyong piso, humigit kumulang $227.35 million para makaiwas sa mga parusa, sinabi ng ambassador ng Manila sa Washington nitong Lunes. Ilang araw bago natapos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang 6 na taong termino noong Hunyo, binasura ng Pilipinas ang kasunduan na bumili ng 16,017 military transport helicopter mula sa Russia dahil sa mga alalahanin sa mga parusa ng US na may kaugnayan sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine. The cancellation of this contract was mainly triggered by the war in Ukraine. May mga sanctions from the United States and Western countries, it is definitely not in our interest to continue and pursue this contract, sinabi ni Ambassador Jose Manuel Romualdez sa mga mamamahayag. Nabatid, sinabi ng Moscow na nagsasagawa ito ng mga espesyal na operasyong militar sa Ukraine, kasama ang pagsalakay na isinagawa mula noong 24 ng Pebrero. Paliwanag ni Romualdez, papalitan ng Chinook ang hardware na ginagamit para sa troop movement, gayon din sa disaster preparedness sa Southeast Asian country sa ngayon. Ang Estados Unidos ay handang makipagkasundo para sa itinakdang halaga ng Pilipinas na gagastusin sa mga Russian helicopter, sinabi ni Romualdez, at idinagdag na ang pakikitungo sa Washington ay malamang na sumasakop sa pagpapanatili, serbisyo at mga ekstrang bahagi. Ang Pilipinas ay nakikipag-usap sa Russia upang mabawi ang $38 million na advance para sa mga helicopter, na ang paghahatid ay dapat na magsisimula sa Nobyembre sa susunod na taon, o 24 na buwan pagkatapos mapirmahan ang kontrata. Nasa bingit ng Maynila na gawing moderno ang lumang 300 bilyong pisong kagamitang militar nito sa loob ng 5 taon, na kinabibilangan ng mga barkong pandigma mula sa 2 digmaang pandaigdig at mga helicopter na ginamit ng Estados Unidos sa Vietnam War. Bilang karagdagan sa kasunduan sa militar, nais din ng Pilipinas, sa ilalim ng bagong Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na pataasin ang palitan ng ekonomiya sa Estados Unidos kabilang ang pagmamanupaktura, digital infrastructure at malinis na enerhiya, tungo sa modular nuclear power, dagdag ni Romualdez. Ang ambassador ng Pilipinas sa USAM, kinumpirma ni Jose Manuel Romualdez sa lokal na media na ang US ay nag-aalok ng Boeing CH-47 Chinook Heavy Lift Helicopters para sa Armed Forces of the Philippines, AFP. Dagdag pa aniya ito sa mga naunang alok ng US para sa iba pang helicopter kabilang ang Sikorsky S-70i Black Hawk, 16 units nito ay in-order sa unang bahagi ng taong ito sa ilalim ng PHP 12.67 billion, US$240 million, na deal. Naniniwala si Romualdez na makikinabang ang Pilipinas sa pagkakaroon ng mga Chinook para sa disaster relief operations at paglilipat ng mga tropa, supply, at kagamitan. Kinumpirma rin niya na mas gusto ng AFP sa pangkalahatan ang mga sistema ng armas na gawa sa Amerika dahil sa mga kadahilan ng interoperability. Binanggit ng Philippine Defense page na Max Defense Philippines na ang Philippine Air Force, PAF, ay may umiiral na pangangailangan para sa hindi bababa sa 3 heavy lift helicopter na itinutulak na may sama sa second list of Horizon 2 phase ng revised AFP modernization project. Mas gusto umano ng PAF ang Chinook kaysa sa iba pang heavy lift helicopter models mula sa Europe at Russia.